Hi guys, welcome to my vlog. At ngayon nga pala, ikikwento ko lang sa inyo kung paano ako nag-apply papunta dito sa Taiwan. Iisa lang naman guys ang dahilan ng mga OFW kaya nag-iibang bansa. Para kumita ng pera, diba? Yun lang din naman yung dahilan ng bawat isa sa atin na nandito sa ibang bansa. Akala ko nga guys, hindi para sa akin yung pag-a-apply na to kasi sobra talaga hirap na inabot ko nung nag-a-apply ako papunta rito. Way back 2021 ako nag-apply papunta dito. Nag-apply nga pala ako sa isang agency lang sa MIP. And guys, pandemic nga pala nun. Actually guys, hindi pa naman mahigpit yung nag-apply ako pero biglang higpit niya. Kumbaga guys, hindi na sila nagpapasok ng mga OFW dito sa Taiwan. Natapos ko na lahat guys, ng mga ginawa ko, sa pagtitek ko, lahat. Natapos ko na guys, as in pumirma na ako, pati SIM card meron na ako. Tapos guys, may flight na kami noon. Tapos yun nga guys, isang masamang balita yung dumating sa akin. Ayun nga, ilang araw bago ang flight, biglang tumawag sa akin yung agency ko. Hindi na nga daw ako matutuloy dito sa Taiwan, hindi daw ako makakasama sa flight nung apat kong kasama, bali lima kami guys. Yung akala ko guys, lahat kami hindi makakaalis pero guys, ang kasama ang palad. Ako lang pala ang hindi makakasama sa flight. Grabe guys, nag-back out pala yung employer ko. Sobrang depresyo inabot ko nun guys, as hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Alam mo yun, nag-e-expect ka na makakaalis ka na tapos biglang isa-isa iglap, mawawala yung pangarap mo. Nanghinayang din ako guys noon sa mga nagastos ko, sobrang hirap na nagpagod ng mga pagluwas-luwas ko tapos ang laki na nga nagastos ko sa mga pamasahe, sa pagkuha ng mga requirements, diba? Nakakapanghinayang. Pati asawa ko guys, nahiya ako kasi nag-e-expect na rin siya na makakapunta ako dito sa Taiwan. Yun nga lang, pag di talaga nilaan ni Lord para sa'yo, wala tayong magagawa. Nilibang ko na lang guys yung sarili ko sa mga bagay na pagkakalibangan ko sa Pilipinas bago ko makaalis uli. At sa pagbubukas nga guys ng Taiwan para uli ako nagsisimula. Alam mo guys yung na-expired lahat ng mga requirements mo. Kaya ayun, kumuha na naman ako yung mga bago kasi nga magtetake ko uli ako bago ko makaalis. At ang masaklap pa guys, nag-medical uli. Magkano rin ang medical guys? Diba sobrang sakit sa bulsa nung pag-a-apply na nangyari sa akin. Kuha uli ako ng mga bagong NBI. At after ko nga guys, makatay ko uli nung nagbukas ng Taiwan. Hi, Shuta. Pagkatapos ko magtay ko guys, ayun, yung ano employer ko, nag-back out na naman. Ay, naku, Diyos ko, dai. Di ko na alam ang gagawin ko nun. Sobrang hirap sa kalooban guys, talaga naman. Naghantay na naman ako guys na ilang months bago magkaroon uli ng bago employer. At ayun nga guys, eto, nabigyan ako ng bago employer, which is ito na si Lola. I mean, siya na yung alaga ko. At for the third times guys, ayan, nakapag-teko na uli ako. Imagine, tatlong teko ko bago makaalis ng Pilipinas. At syempre, pag nag-teko, may balakid pa din. Hindi lumabas yung OEC ko guys agad-agad. Nagkaroon na naman ako guys ng kulang na requirements. Yung requirements ba guys na pag yung sa mga balik-balik na sa ibang bansa, kukuha ka ng papers nun? Nakalimutan ko ako ano tawag nun guys, medyo pricey din siya ha. At grabe guys, married tsaka single pa kinuha ko, dalawang papers, di ba masyado mabigat na sa bulsa. Gusto ko na nga sumuko no, kaya lang guys, naisip ko nandito na rin lang, yun na lang yung kulang para lumabas yung OEC ko, why not na ituloy ko na. At yun nga guys, nagbaka sakali ako na baka one day ko lang siya makuha kasi sabi nila matagal daw yung bago makuha. At awa naman ni Lord guys, may nakilala ako doon na angel, talagang tinulungan niya ako, medyo malaki nga lang yung hiningi niya sa akin. At yun na nga, after ko napasa yun guys, ang saya-saya ko. Kasi lumabas na yung OEC ko guys, kahit medyo matagal. At sa pagpunta ko nga dito sa Taiwan, hindi naman ako binigo ni Lord. Talaga naman napakabait ng mga among napuntahan ko. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Di niya ako iniwan, di niya ako pinabayaan. Trust the process lang talaga guys. Salamat sa pakikinig. Paalam!